Yes, oh, yeah, verify kita na sa PDEA CAP. So, hindi na ingon niya. Oh, it's not that easy. Yung maulita na kapag declare kayo, I was there to listen with a barangay captain and councilor Zafra during sa deliberation kay pa-attend man yun. Pwede ko kayo, kanang ipastoyag ko dito. Pag declare ka na dito, ang feeling ka, kaya ba baka nga kami ni Lulu, I was in the middle of the two barangay captains, kanang nagdinanawa ni kanang ang feeling dito pag declare mo lang, wag yun mapungi among luha nilang kaplulo ni kaptantin pang mga kana itang mutulo good kay dili manggot siya sa yun ito sa very kanang tedious process ba ano gani tinuod no? So congratulations sa ning duha no but thank you. Sir Jonah, kaning mumanter ba sad ang documentation sa kaning Barangay Anti-Drug Abuse Council kay nakoy na matikda na ning bada kusahay mga badlungon sa niya itong mga kapitan no kay usahay copy paste ha. Napa ba ng copy paste ron? Kanang karon kap mao na yung taon na katong sa DILG mo din na ilang na matikdan sa kanang copy paste lang pero karon gadi naman ato ang kay kasi naman gid ang ato ang pagmonitor sa kuantak sa bada kay gani dili sa pag-unsa unay pagsugod nato mo ni ana ni ana sila gani kasi sa tupang di sa Pasko na nga kanang karon pa sila nga na ay contact mo attend so hindi ko maka-attend na ako kay representative no so I'll make it sure nga kada meeting sa bada na agit ko or if not my representative. So actually sa Kuan, ang documentation kinahanglan lang tayo ang drug clearing cup is more on the Kuan yun. The results sa drug test, ani ato ang mga surrenderers. Ang kaning badak na imagipasabot ng mga documents, ari na niya siya sa Kuan cup, kaning badak audit. Maamag sa kay badak audit niya pag nangyumuhon ang Kuan, DILG. So nga na uting kayo kad ang kanang mga documents na gi-submit sa mga sa taga-barangay. Mm-hmm. Well, of course, inyo nang gi ato ning klarohon ba kay usahay ba kaninay mga basher usahay nagi kani ko sa Facebook usahay Sir Jonah, may eksperto ning mga kanahan ng mga netizen no. Mayon day drug clear ya na napa may drugs. Klarohon tani ang drug cleared barangay o drug free barangay lahi na siya ang, ang definition ana. Be ikaw ko ni explain kuno Sir Jonah. Yeah. Okay, actually thank you for that for raising that point Kapramil. Actually there are today differential kitno ang drug free o drug cleared. Ang drug free wala kit presence of any drug personality pusher. Why drug then? Why drugas ka pa? Pero that is very impossible, Kapramil, tungod kay as per today, all of the 80 barangays are affected with drugs. That's no? Right. So that's very impossible. Oh. However, ang drug cleared, when you say drug cleared, do the presence of, do the presence of drug personality. So kita nang na-watch list, no? So na-ay pusher, na-ay drug then maintainer, na-ay marijuana cultivator, user, no, and so, however, ang barangay together with PNP, PDEA, and COSAP under the office of the mayor, dunagin na intervention, and that's what we call the community-based that we have program. So, dunagin mga interventions dihin mo, no, so, and then dunagin mga steps and procedures na we follow, ay ha, ma-declare ang barangay o drug clear. So, kanang actually na after mga nakasahan ng mga kwan but kwan naman kanang I just ignore it kay kanang basta kami kanang pag-declare ang drug clear dilit sayon or dilit sayon so mohon na nga gani hopefully next month kasi na lang sa ilang barangays nga ma-declare siguro sin o kanay ato man gid na siya dipaling kamutan and then mind you, that this is the first time in the history of Cebu City na tunay na declared na drug cleared. As a matter of fact, you emphasize it at the Director Levy or Chief of PDEA na sa una kanang ganahan kichan. Ako man ang gipost na detail gani na ganahan detail siya ng kuan kani ma-assign sa Cebu City. Unya, pag kuan sa bagong Director General na i-impose ng barangay cut clearing, medyo na
nawa yung gana, no, kay tuwat lagi ka daw siya na problematic ka in Cebu City when it comes to drugs. Pero pag kuan niya about ani, nalipay siya, kay unexpected pop-up ka ng highly organized city niya na ato yung napadikir na na kuan barangays niya. Kani ka, pili ni siya mo succeed at ang mga plans and program sa COSAP kung wala si full support sa ato pinalagang mayor. So that is why we're very happy. And then at the same time, ka, kung ang barangay kita nga dili supportive, dati, pili sa kita mo succeed kay magunsa naman ni naan ni dito pero kitaon-saon ka. Pero Sir Jonah, how was it karon supportive? Kaya naraba ko'y nadunggan kaning April raba kaning kapitanan ng ambisyon sa nang budagan da City Hall. Adin na ko nganlan kay lamitan ni nganlan kay dili gini sa kada anhas taga PDEA dili mo suporta. Kumusta naman ni kabaw ko you mentioned and even Director Ortiz ni mention og at least duha ka buk barangay captain nga dili kayo supportive. Kumusta naman ni sila? Actually of the 80 barangays, doon na tayo 77 barangays, I believe na, doon na tayo active community-based that we have program. Okay. Pag ato na mo sa PDEA, di lang kung ako sa mention ang pangalan, no? Actually, na ka ng, ang kanyang usa ka barangay, mura dito siya na focus lang na mag-create sa community-based agriha program. But when we have our meeting with PDEA, with the ALG, negative ito kayo iyahang kuan ka, negative kayo yun. As in, kanang makapawa o gana. Actually, pati sila ka-blame dito dito o di sila magmahay kay reach out kita, nagtanang barangay. So, wag kita dipili ka. Kaya kung namamaliki ka ta, yun ita mo abot o sikin sa isyo kita barangay. 77. You mean 77 active barangays nga doon ay community-based program na? You mean doon na natin 77 nga active barangay nga involved sa community. Sa ato pa, doon ay tulo. Kinsa maning tulo? Doon na nalang tulo ka ang actually ang Babag. Babag, okay. Yes, ang barangay Babag. Muna na silgin na naman sila si Kuan, pero mura man, mura ko. Pagano'y nakaroon, wala sa kulat. Iparihap ng kapitan diha. Kaya sa manang kapitan. Hindi, bitayo ng kapitan diha. Hindi, ayaw nagbutarin ninyo sunod. Actually, gani ka, napugos ko o kanang sa kulitirma sa kanang certification para ma-process ang sildo sa mga tanod. That's right. So, actually, maluwi kita ko kay kanang sali ilagot o gula ako sa gulay sildo, no? And then, karon lang sa isip ko na ako juhod niya. Kabaw ko siguro kami mga barangay tanod naghawat sa ko siguro ni sa mando, no? Sa barangay ba? Okay. No, basta kami nag... Gawa sa Babag, din sa Pailain. Babag. I forgot the other one. Basta ang nakangon na na anay kuan na kasambagan ni comply na. Na tagkap na I forget the other barangay, let me double check. Basta for sure ang Babag. Yeah. No, so pero unsa ni doon natay time frame ani nila to comply with aning drug community based program kay kung di gani ato ning file lag kaso do data ning ano di man sila mulihok. Amoni say akong na when I talk niya almost every day man ni magkuyo with Kitea basta na aming mga activities. Manang I decided na kaya anak na lang ko sa akong kukaasin na lang kami nilang kung hili ko sila bahala ng Kitea na that's what I told my staff na kay kami sige na niyo nag-reach out sige akong staff akong patawin sa kuan tungkol siya na wala na yun kasi hindi ka pala sa pang barangay na mukuan siya tayo, wala na, ba no? Parang, all our calls kanang mahog lang on this year stuff ba? No? So, maruto ko lang akong gin sa kan silang Christine, iko nga, patak na so ng kuan, last two barangay say, mag, kapoy na ba, bahala na sila niya. Basta di-igin sila makamahay na mo, kapag reach out din na mo, reach out din na, I assure you. Yeah. Mas may siguro sampulan na sila Sir Jonah. Pero anyway, Arita, unsa ning you mentioned about community based program
unsa ni siya para sa ato mga kaigsunan, unsa ni siya nga klase nga community based program sa atong COSA for our drug surrenders? Yes, Kap. Again, ako po, ang kaning mga drug personalities na naata watch list sa PNP o sa Pigaya, muna siya atong, if you remember, if you see some of my posts, and I'm sure you see it, kanang, di ba, nag-home visit ka sa mga, natin mga home visit, kani, there was a time niya, kuyo, si director or si, so kani ito mga gipang home visit, mauni ang kato mga drug personalities na naasap PNP Pigaya watch list. Inig-home visit ka to at silang awhagun na mo enroll, mo take advantage of the program sa government na kaning outpatient community based drug rehab program. Nung sa kaning community drug rehab program na to ka, it's for free. Dura sa no deal deal niya for 3 months, kanya 6 months, para katong sa nag-free bargain. Kanya naagitay mga recovery coaches na di-assign matagparanggal. And these recovery coaches used to be trust dependent. Yeah. No? So, kanya sa atong module na tayo family therapy because utahay or mostly siguro ang problema sa droga nag-ingkan sa pamilya. No? And then naatay faith-based food, kay kanang lang naagin, mga intervention sa Ginoo.